Hi guys, welcome back sa aking channel. So, sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si JC, isang CAD draftsman. So, ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo is yung paano gumawa ng scale and yung pinakamabilis na way para palitan yung scale niya sa dimension style manager. Example is 1:50 siya. Pagpapalitan natin ng scale in dun sa dimension style like 1:100 or 1:25. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan i-like, comment, share, and subscribe. Click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong ina-upload na video. So, guys, tara, simulan na natin. So, yun guys, makikita nyo na may sample tayo ng scale. So, i-edit natin yan, babaguhin natin. Kaya, mag-start na tayo, punta tayo ng dim style. I-modify ulit natin siya. Kung gusto niya siyang palakihin, dito lang tayo lagi magbabago sa overall scale. So, gawin natin 100. Okay. So, makapansin na lumaki na yung ating text. Then, set current. Close. So, yun. Lumaki na yung ating text. Readable na siya. Kahit mas malayo. Nakumana siya dun sa ating drawing sample. So, itong araw na, kung naliliit lang kayo, pwede din natin siyang lakihan. So, balik lang kayo din sa setting na sa dim style. So, tingnan tayo ng D, modify. Yung text, ay simple send araw na, naka 1 dito. So, gawin natin 1.5. Parang walang nagbago. Tingnan natin ito. Okay. So yun. Set karan natin. So yun, ito na yung ating parang medyo malang hindi up na dun sa ano. Gawin natin lang 1.5 yung arrow size niya. Okay. Set so yun. Dimension tayo ba? Ayan. So ganun lang yun. Pag set na scale. So pagkagawa ulit ngayon ng panibagong scale, punta lang kayo dito tapos nyo kayo, then palitan nyo lang yung scale name niya. Gawin nyo ito na, the example is 25 yung scale na gagawin nyo. Continue. Ayan, ito na yung ating new dimension na 25. So, ang papaguhin nyo lang is yung fit nyo. Ayan, ito lang yung babaguhin nyo. Yung overall scale nyo. Yun lang yung pag-init lang. So, gawin natin 25. Okay. Kasi naka-25 yung ating scale. So, set gallery. Close. So, pick natin itong isang dimension, then kunin natin na set natin yung 25. So ito, kung makapansin nyo ng lumiit yung isang dimension na pinitan kasi naka-scale siya ng
25. And kasi pagpunta mo ng layout, pag in-scale mo siya ng 25, may mga detail. Yan, readable naman ito kasi naka-scale siya na 25. So, ganun lang guys yung pag-edit ng setting, paggawa ng dimension style. So, kung meron pa yung tanong, comment lang guys sa baba ng video na to. Then gagawin natin sa ating next na video. So, kung meron man ako ibang namis or may mali pa din sa ating sinuro, comment lang din kayo. Salamat po sa panonood sa mga natutunan kayo. Kumutang po ang like, share, subscribe. Salamat.